Ayan po mga kakusi, magsimula na po tayong magluto. Magmamarinate muna po ako ng breast na manok po. Ito po yung kailangan natin, yung garlic at saka parsley. Itong parsley na po to, natira ko lang po to. Yung natira po, nilagay ko po sa freezer para pwede pa siyang gamitin. At harina, itlog, powder cheese. At siyempre po, may asin at paminta. Itong breast po na to, ito, pwede po natin siya isama itong skin niya. Pwede naman po. Ngayon, hihiwain po natin siya dito sa gilid para bumuka po siya. Yan. Ganyan po ang paghihiwa. Ganyan, hiwain lang natin siya para bumuka siya. Ganyan po. Ngayon, pwede po natin siyang pukin. Ganyan. Baliktaran po. Mas maganda to kung overnight natin siyang iaano sana yung marinade. Kaya lang ngayon, kasi po ako ay galing pa ako sa trabaho, so ngayon ko lang po siya naasikaso. At lagyan na natin siya ng asin. Kabilaan. At paminta. Ayan. Ikalat lang po natin para maglasa talaga. Para maglasa siya. Then, dagyan natin ng harina. Bunturan natin ng harina yan. Itong harina. Yan. Harina. Parami yung harina. Yan, dagyan lang natin siya ng harina. Pagkatapos po, lagay natin itong garlic. Itong garlic, dinamihan ko po kasi mamaya magigisa tayo. At saka yung parsley, dinamihan ko na rin para sa pagigisa natin ulit mamaya. At lagyan natin ng itlog. Pagkatapos po, lagyan natin itong powder cheese. Yan.
yung puot natin. Durugin natin yung cheese. At ilagay na po natin yung breast dito. Yan, balik-baliktarin lang natin para pantay yung pagkakamarinade natin. Yan, hayaan po lang natin sa freezer. Ay, sa ref lang po pala. Sa ref ng mga kahit 20 minutes. Pero hanggat na rin, mas maganda, mas matagal. Yeah. Ayan po. Lagyan na natin sa ref. At mamaya po ulit natin balikan. Mga kakusi, gagawa ako ng avocado salad para balance po ang ating kakainin. Ang kailangan po natin, ito yung cherry tomato, cherry tomato, curry. Ano pa sa Tagalog niya itong curry? Sibuyas na pula. At syempre, avocado. Sa sauce po natin, sa dressing po natin, kailangan natin ng olive oil, paminta, asin, sugar, at lemon. Ang paghihiwa po, pipino sa atin to, itong curry. Ang paghihiwa po, ganyan lang siya. Hiwain natin sa gitna. Hiwain ulit natin sa gitna. Ganyan na. Ganyan ang hiwa. Ganyan lang siya. At ilagay na natin sa bowl. At yung cherry tomato din po, hiwain natin. Sa gitna lang din po. At pwede na siyang ganito lang. Yan. Ganito lang din. Ang avocado, maganda sa katawan. Wag lang po natin nahaluan ng, sa atin sa Pilipinas po, ginagawa natin dessert, nilalagyan natin ng condensed milk. Yun ang hindi maganda po. At itong ating avocado, balatan lang natin. Medyo matigas pa siya. Mas maganda sana yung medyo malambot na eh. Kasi pag matigas, parang wala pa yung sarap doon. Okay lang natin kamayin to. Basta maghugas lang tayo na maghugas ng kamay po. Para iwas tayo sa bakterya. Yung mga niluluto natin. Ano lang din po pag iwan ang avocado, kudrado na maliliit. Alam niyo po, ako gusto ko po sanang ituro sa inyo kung gaano karami ilalagay. Kaya lang po,
Hindi ko po maituro sa inyo kasi hindi po ako sanay na nagtatakal-takal. At itong sibuyas din na po to, itong sibuyas na po na to, ganun din po kudrado. Napakasarap na itong sibuyas na to. Saka, dito po sa Japan, hindi po to pinanggigisa, pinansasalad po to. Kasi, matamis siya eh. Tama na itong sibuyas natin. Ito, ganito siya. Ito mangyayari. Ngayon, gagawa po tayo ng dressing. Olive oil. Kahit dumami yung ating olive oil, okay lang kasi maganda naman sa katawan yung olive oil. Paminta po. Konti-konti lang. Asin. At lagyan natin ng lemon. Ng lemon. At konting sugar. Konting sugar. Kung wala po kayong sugar na syrup, okay lang naman kahit anong asukal. At i-mix natin. Tikman natin. Kulang pa siya sa lemon. Kasi ang konti lang nilagay kong lemon. Masarap po siya kasi maasim-asim. Lagyan natin ang lemon. Tikman po ulit natin. Okay na siya sa asim. Kaya lang medyo tumamis. Lagyan natin ng asin. Okay na. Okay na siya. At ilagay natin siya. Ilagay natin dressing. At haluin natin. Mix-mix lang natin. Ay. Okay na po ang ating avocado salad. Lagay lang natin sa rep para mamaya pagkakainin natin. Ilabas na lang po natin sa rep mamaya. Mga kakusi, luluto na natin yung ating marinade na breast na manok. Na-marinade ko siya ng mga 2 oras. At pag mainit na siya, lagyan natin ng butter at olive oil
sama na natin. Sama-sama natin. Yung olive oil at saka itong butter. Hintayin lang natin matunaw ang ating butter. Yan, mainit na siya. Lalagay na natin itong ating marinade. Lagay natin. Mga 5 minutes. Pwede na po natin siyang baliktarin. Pagka nakita niyo na po na ganyan siya, golden brown na siya, yan. Pwede na siyang baliktarin. Ito po mga kakusi, okay na to. I-set aside lang natin. Gagawa po tayo ng sauce. I-set aside lang po natin. Lagay po natin sa isang plato. Dito na rin po tayo magbiprito, pero dito na rin tayo gagawa ng sauce. Pero masyado maraming mantika, kaya itapon natin yung iba. Yan. Yan po, okay na siya. Tinapon ko yung ibang mantika niya at ilagay na natin tong garlic. Okay na siya. Yung ating garlic, nag-brown naman na siya. Kaya lagyan po natin ng tubig. At lalagyan na rin po natin ng white wine. Kahit anong white wine po. Ganito lang po siya karami. Yan. Lagyan natin yung white wine. At lagyan natin ng chicken cubes. Chicken cubes. Tunawin lang natin ang ating chicken cubes na nilagay. Lagyan natin ng paminta. At ibalik natin yung ating breast chicken
balik natin dyan. Dyan natin po pakukuluan. Kuluan lang natin. Pakukuluan lang natin ang pakukuluan yan. At ilalagay natin itong ating butter. Lagay na po natin din ang ating parsley. Sama-sama na yan. Ang parsley. Kalahating lemon lang yung ilalagay natin. Lemon juice. Baliktarin po natin. Yan. At tikman natin. Masarap. Sana nakatulong po ako sa inyo sa pagluluto, kung anong dapat nating iluto sa araw-araw na nag-iisip tayo. Pag may time po kayo, panoorin niyo lang po yung aking vlog at sana may magaya kayo dun sa recipe ko. Alam ko po, mas masarap pa yung balikan na lang natin mamaya. Ito na po mga kakakusi. Kumunti na yung ating sauce. Yan, ganyan lang po siya. Pwede na natin siyang patayin. Mga kakakusi, ito na yung ating niluto kanina. Ayan na siya.